Magandang umaga, guys. Meron tayong bagong tanggap ngayon na wait, nalaglag na naman ang aking basurahan. Sharp. Ang sakit daw niyan ay nawawala-wala ang sounds. Power muna natin. Power. Nilagay ko na pala, guys, yung antena niyan. Pag may time ako, ituturo ko rin kung paano maglagay ng antena niyan. Nakabit ko na yung antena niyan sa likod. Okay, power natin. Itong power na. Para lang siguro to sa mga nagsisimula. Madali lang siguro to. Tansya ko lang, ha. Eh, pag mahirap to, nako. Kaya kalapagin natin. Unang test pala na gagawin nyo pag ganyan. Volume muna natin. Wala. 24 na, wala pa rin. Kakalampagin natin. Wala. Hindi makuha sa boy kalampag. So, malamang ano yan. Pwedeng lost connection or speaker. Chatting na natin na yan. Bubuksan na natin. Nga pala, maulan dito sa amin ngayon. Tingnan nyo. Muulan. Buti may naligaw na isa. Thanks God. Kahit pa paano may blessing. Bubuksan na natin. Ipopos ko muna. Ayan, guys. Nabuksan ko na. Ay, hindi. Natanggal ko lang pala yung tunnel yun. Hindi pa pala siya nabuksan. Bago ko buksan yan, pakita muna natin yung model. Baka mayroong gusto na malaman ang model nito. Ang model niya ay Sharp. Model number is 220B-R80M. Okay. Rated siya ng 110 to 230 volts, 70 watts, 60 hertz. Okay. Ibubuksan na natin. Buksan natin. Uy! Happy Halloween! Hindi pa siguro ito nabubuksan. First time. Pag mga ganito, guys, first time, mahalaga tayong mag-ano tayo dito. Mag-resolder tayo kasi sigurado ko marami nang lumuwag dito. Bago natin siya linisan, ang ginagawa ko, sino-troubleshoot ko muna yung sakit niya bago ako maglinis, kasi bago baka naman linis ka ng linis tapos hindi mo naman pala magawa, sayang lang effort mo, kaya ayusin muna natin bago linisan. Baliktad kasi ako. Okay. Hop, may sumasabit. Hop. Ayun, itong laman niya sa loob. Wow. So, medyo ano to? Medyo modelo na rin to kahit papaano. Bali, ito yung memory niya. Ito na rin yung jungle niya saka yung system niya. So, pag ano raw nawawala ang sound, hanapin natin yung kanyang sound IC. Ito, guys, ang sound IC niya. Ito. Kikita nyo ba yan? Op, malinaw pa ba? Yan ang sound IC niya. Okay, guys. Dahil wala naman akong customer ngayon na nakapila, maghihinang na lang muna tayo kasi marami siyang loose, lalo na dito sa may bandang regulator. Marami siyang loose. Hindi muna tayo pupunta dun sa sakit niya, maghihinang muna tayo kasi isang mahalaga rin ito. Malamang yung iba dyan hindi ginagawa ito, nagba-back job kasi may mga loose pa yan, lalo pag nag-travel, kakalaka lang pag sa biyahe, may maglulus dyan, babalik na naman yung TV na yan. Maghihinang muna tayo. Pag nahinang na natin yan, huwag kayo excited. Malalaman natin ang sira nito sigurado mamaya-maya lang. Maghihinang lang muna tayo, no? Mahalaga rin to sa mga nagsisimula. Kailangan matutunan nila yung iwas back job.
Yan, ang daming luso. Yan. Yan. Okay. Focus ko lang. Maghihinang lang ako saglit. Guys, nga pala, bago kayo maghihinang dito sa primary, yung primary, yan yun, oh, yung may dash na tong white. Ibig sabihin, yan yung mataas ang kuryente dyan. Kasi dyan nang pumasok yung live. Kinonvert ng DC, kaya mataas yan. Na around 300 volts. Bago kayo maghihinang dyan, baka masirahan kayo ng regulator, ang gagawin nyo, di-discharge nyo muna. Gamit kayo ng resistor. 1K hanggang, basta 1K pataas, okay na yon. I-tatap nyo lang dyan, sa capacitor, ganyan. Mostly ang ginagamit nila panghinang, pwede rin yun. Oh, yan. Basta willing ka lang masira yung panghinang mo, okay lang yun. Oh, yan. Tapos, saka ka na maghinang, pag ganyan. Pwede ka na maghinang. Okay, popos ko lang muna, maghihinangin ko yan. Nga pala yung, ano, nahinang ko na yung IC nya ng sound, saka yung terminal ng papunta ng speaker. Mahalaga yan kasi walang sound ang topic natin ngayon. Then, ihinang ko na rin to. Wait, popos ko lang. Yan guys, nahinang ko na. Nahinang ko na lahat ng mga nakita kong loose. Ngayon, ang gagawin naman natin ay magche-check tayo ng capacitor na bumaba ng value yung mga nag-dry na. Gamit tayo ng DIY na ESR. Guys, ginagawa ko lang to kasi alam mo nyo na, kung matagal ka na sa repair, alam nyo na ang mindset ng mga customer. Kahit iba ang sakit nyan, iniisip nila, ikaw ang huling gumawa nyan, dapat iniisip nila nya, tatagal yung TV nila. Kahit speaker lang yung ginawa mo, ganun ang mindset kasi ng mga customer. Ngayon, kung mapatagal mo ulit, matutuwa yun at babalik talaga sa'yo. Ngayon, ang gagawin natin, magche-check tayo ng mga dry na ano. Pagdikitin muna natin. Nakikitin ninyo ba? Pinagdikit ko. Ayun o. Titingin tayo ng nag-dry na capacitor kasi may edad na to. Ginagawa ko lang pang sarili kong discard ito guys kung gagayahin nyo. Kasi yung mindset ng mga customer iba eh. Sabihin nila, ikaw lang huling gumalaw dyan. Nagkaganyan-ganyan na yan. Kaya kung ako sa inyo, check nyo muna yung mga malapit na rin, nagda-dry na rin para mapalitan na rin. Pero ito, working naman to kanina nung pinandar natin. Kaya naghahanap lang tayo ng ano. Medyo bumaba na. Iwas, ano, back jump at saka ikatatagal na rin ng tina. Nga pala guys, yung mga bago pa lang sa channel ko, baka naman pwedeng ano, pakipindot nyo na yung like saka yung subscribe, damay nyo na yung bell button at i-all nyo na rin para sa mga next video updated kayo. Wala naman akong makita na ayun, meron tayong nakita eto guys, masyadong mababa eto dalawa guys nandito. Ito, kikita nyo ba yun? Bandaron. Ay ba, papakita ko. Ito, yung dalawang kapasitor na to. Tsaka ito. Masyadong mababa. Papalitan na natin yan. Kung ulitin ko ha, tingnan nyo. Ayan guys, oh. Masyadong mababa yan. Papalitan ko na yan umaya. Palitan natin yan. Okay pa naman to. Bali, dalawa lang guys ang nakita ko medyo mababa. Palitan ko lang yon. Then, pupunta na tayo sa main na sira nito. Guys, ito. Hindi muna tayo pupunta dun sa ano, na sira nito. Nagbibigay muna tayo tulong sa mga nagsisimula. Kailangan nilang malaman yung mga standby voltage nito, saka kung ano talaga yung mga boltahe nito, ang mga test point na to, para madali kayong meron kayong reference at madali kayong makapag-ayos ng ganito. O sa mga excited, kunting tiyaga-tiyaga, namaya isasabihin ko na rin ng sira nito. Okay? Madali lang to. Dun muna tayo, magbigay muna tayo ng voltage sa mga ano, magsisimula para alam din nila.
Okay, nakasaksak na yun guys, sinaksak ko na. Ang standby voltage niya dito sa may B+, may makikita kayong diode dito. Pwede rin naman dito sa flyback, diyan. Pero dito na lang tayo kasi good naman tong TV na to. So, dito tayo. Yan. 134. Ang legit na boltahe niya. Ang ginamit guys nito is TRW 5453 ang ginamit ng sharp na to. So, may diode na naman dito. Dito kung makikita nyo, yan fuse yan. Tingnan natin yung boltahe. 14 siya. Okay. And then I think tatlo lang siguro to. Ito yung pangatlo. Ito. Tingnan natin to. Papunta ng sounds to. 11. Ayun guys, pumunta to ng sounds. Kung hindi ako nagkakamali. Ay, mali guys. Hindi pala yun sa sounds. San bang sounds nito? Basta. Ito na. Ah, sounds nga. Wala, ito pala yung resistor, oh. Yan. Ito pala. Kaya 11 pala to. 11.6. Ayan. Sounds nga. So, alam nyo na yung sa may secondary. Doon naman tayo sa tinatawag nilang horizontal drive. O, HDT nito. Pag standby mode siya ay 14. To, wait lang. Ayun, 14.5. Dalawa, dulo sa dulo. Pag standby mode, yan. So, dito sa tuner, pag standby mode, sigurado wala tayong makikita dito. Wala tayong makikita dito. Wala. Walang supply na ano kasi standby nga. Dito naman sa paa na to na fixing regulator na to na ano 79 or 12 ganon. Ang input nya is 1. Tingnan natin. 14. Bali yung diode pala dito. Ang galing dito sa secondary. Ito. Yan. 14. Standby yan. So, expectin natin. Wala pang pumupunta dyan. Maliban lang dito sa 5 volts. Dito na tayo. Mag-shortcut na tayo dito sa memory. Number 8. 4.9, meron yan, syempre. Pag meron yon, ibig sabihin, pwede na mag-command yung ano, system kasi meron namang supply na 5 volts. So, ipapower na lang natin muna para malaman natin yung ano. So, dito pala sa may ano, supply ng papunta ng CRT, wala pa yan. Wala pa. Hindi pa nag-switch eh. Yung wire na to, makikita nyo. Ito. Hindi pa. So, papower muna natin. Okay. Itong regulator na to guys, magsi-switch na siya dun sa number 1. Meron yang 4.9 switch yan. Ibig sabihin, nag-switch na siya. Malikot ba yung camera ko? Yan. Yung pangalawa, yun na yung magiging supply na papunta ng jungle yan. O kaya, ito na siya. Oh. Guys. Yan. 9. Oh. Yan, 9. 9 din to. Umiikot-ikot lang yan, pero yun din yan. O, 9 din. Tingnan nyo. Supply yan na punta ng CRT. Pupunta rin yan dito. Dito. Kung tingnan nyo guys, ito. Ayun o, 9 din o. Kikita nyo ba yung tester ko? 9 din. Umiikot-ikot lang. Ayan, supply yan doon. Ngayon, ito kanina to, wala to ha, switch to, magkakaroon ng 5 volts muna to para sa mga nagsisimula bago siya mag-switch ng 9, okay? Hindi ko na mapakita kasi hawak ko yung cellphone ko eh. Kanina wala yan, hindi ko na napakita. So, dun tayo dun sa may ano, HDT niya, tingnan natin kung nagbago. Ayun guys, oh, naging 9, bumaba. Yan, oh, naging bumaba, pag gumandar na siya. Pwede rin kung gusto nyo, pupunta kayo sa Hertz. Mag-hertz kayo. Yan. Tapos, tusok nyo lang sa may base. Yan o. 15.7 kilohertz. O, yan. Yan. Drive nyo yan para umandar na yung flyback. Papanda rin na ng H-out. Okay? Voltage check lang man tayo. Tapos, dito guys, yung supply dito, yung dalawang transistor na to, Q72 at saka Q71. Bali, yung input niya is
Ito. Dito siya. Yan yung 9. Yan. I-susupply niya yan sa jungle. Pupunta yan dito sa emitter. Ito, 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 ito. 8. Pupunta na dito sa jungle yan. Yan, 8. Yan, papasok na siya dito. Yan, 8 yan. Yung, yung line 803. Yan. Tapos ito naman, i-drop niya kasi may resistor dito. 6.7. Tapos itong emitter naman ng transistor na to. Yan, EQ751 magiging 5. Isusupply niya ngayon yan dito sa may tuner. Ito, 5 volts. Ayun o, 5.1. Yan. Kung susundan mo yung paan na yan, pupunta yan dito, dito. I-switch niya para mag-supply dito. Ang 5 na yan, mag-silbing supply sa tuner para magkaroon ng istasyon minsan. Ayan, kailangan yan. So, dito na tayo sa tuner. Minto na tayo. Mahalaga yung AGC rin para sa istasyon. Meron siyang 3.5. Yung data, 4.8. Yung dalawa, clock saka ano yan, data yan. Diyan. Parehas. Naglalaro talaga yan kasi ano yan, guys. Pakita ko nga sa inyo mamaya. Sige. Pakita ko sa inyo yung data na yan. So, yung 33, common yan dito sa pangalawa bago IF. 32 siya, okay, okay na yun. Dito guys, sa vertical, 25 yan, diode, tataas lang ng 1 volt yan, dapat, pag umandar siya ng matino. Ayan guys, 26. Atas ko, yan. Pag sa baba, 25. Oh, pag umandar yan, malupit kasi hindi natutusok, magiging 26, tataas lang, konti lang. Tusok ka na. Hiram magtusok. O, tapos dito naman sa mga terminal na to nung ano, vertical tong dalawa saka horizontal tong dalawa, dito tayo sa vertical. Pag umandar yan guys, magkakaroon ng 14 to 15. Ayan na, 14 15. Dito sa terminal naman na to, ito yung 180. Yan, normal naman, normal naman to. Saglit lang guys, ay popos ko lang. Mabilis lang to para lang alam din ng iba yung data na to, kaya medyo magalaw para lang sa hindi nakakalam ha. Papakita ko sa inyo yung itsura nya, ganito siya oh. Yung data nitong dalawang to, yung clock saka yung ano, hindi pala naka power, sorry. Mabilis lang to guys kasi naubusan na tayo ng oras. Yan, yan siya. Tingnan nyo yung oscilloscope na lang, hindi na natin ano. Yan siya guys, on data. Ayan, 4.8 yan, 4.9, ganyan ang itsura nya. Ayan, square wave din siya, ayan ang data. Sa taas din, ganun din. Ayan siya guys, oh. Ito, ito, ito. Ayan, saka ito. Ayan, oh. Ngayon, yung ano, horizontal, yung ano, tutusukin natin para makita nyo rin, ito, ito yung drive. Yung 15.7 kHz, ayan siya guys, oh, ayan. Kaya ganyan yan guys, kasi maandar siya, may kasama na yung playback, pero wala yung playback, iba yung tsura nyan. Yun guys, sana nasilip nyo rin yung data ng ito. Minsan guys, may bultayan pero walang data, kaya abnormal pa rin. Okay guys, punta na tayo sa main ano natin, problema yung speaker, at nagwawala na yung mga nanonood at hindi ko na sinasabi yung totoong sira. O guys, ito ang sira nyan. Tanggalin natin to. Mostly kasi sa sharp, ang sharp na yan, sigurado ko, pag sharp talaga, number one, speaker yan. Kahit nagwawala-wala. Ang dahilan ay ito, tingnan natin. Tutusukin ko. Tingnan nyo yung ano. Wait lang, wait lang. Tingnan nyo yung... ang hirap naman ng ganitong buhay naman. O, isang kamay, isang camera. Sa tester yung isa. O, tutusukin ko yung terminal ng ano, speaker. Tingnan nyo yung tester ha. Sana makita nyo yung tester. Nagwawala-wala daw to. Minsan meron, minsan lalakas. O, tingnan nyo yung ano, tester. Wala, hindi gumagalaw. Tapos, tuktukin ko para ano, magkaroon siguro. Wait lang. Ano ba yan? Wait lang. Wala guys.
tinuso ko na wala. Speaker lang ang sira. Oh, pinatagal ko pa no, speaker lang ang sira no. Eh kahit pa paano, meron kayo natutunan sa mga ano, ibang kahit hindi speaker lang ang ano. Speaker lang ang topic natin. So papalitan ko lang 'yan. Then tapos na tayo. Iaharap ko na rin, sasara ko na rin. Maraming salamat. Sa mga hindi pala nakasubscribe pa sa channel ko, baka naman pwedeng pakipindot yung subscribe saka yung button bell. Ay, ano ba yun? Kasi bell button, baliktad pa. Sorry, bubulol na ako. Okay, sige, hanggang dito na lang ulit. Yan na guys, meron ng sound siya oh. Ilagay natin, sinara ko na yun. Ito ang sira, speaker. Minsan meron, minsan wala. Ito. Okay, maraming salamat sa nagtiyagang manood ulit. Hanggang sa muli. Pagpasensya nyo na, humaba. Okay, salamat.